bata. So, Direk ang araw pero ayaw paawat sa pag-iikot ang grupo ni Emma sa ilang barangay. Sila ay mga barangay health workers, buwan ngayon ng tinatawag na patak polio. Kaya masigasig silang nangangatok sa mga bahay para bakunahan ang mga bata. Minsan kahit hindi natin kadugo, itinuturin natin kapamilya. Ito ang napatunayan ko nang makilala ko si Emma. Ako si Jenny Jones, sa gabing ito, sundan natin ang buhay ng isang barangay health worker. Ako si Emma Mbay, 50 years old. Isa po akong barangay health worker. Nag-start kami since last week ng MOPD2 namin. Ito nga po yung oral polio vaccine ng round 2. So, by starting Monday hanggang Sunday pa po yung aming 2 weeks na everyday routine. Paano po kayo na-land sa trabaho na pagiging barangay health worker? At saka ano po yung katungkulin ninyo as a barangay health worker? So, dati po kasi, madalas na akong naglalakad sa barangay. So, by the year 2005 na naging barangay health worker ako, tapos hanggang 2008, tapos umalis, pinag-aral ako ulit ng 2010, naging sputum canvasser. Ibig sabihin siya po, ako po yung isa sa mga nagko-collect din ng mga plema. The same time, pumasok po ako ulit 2014 hanggang 2017, tapos umalis ulit, nagbalik ulit ngayon. So ngayon po, isa na po akong ganap na barangay health worker, CPP. Umpisa is nakikipag-coordinate ako sa barangay, gano'n. Tapos, yun nga, hanggang sa, minsan iniisip ko na, tama ba to? Kasi pakiramdam ko sa sarili ko, at nakita ko rin sa sarili ko na, masarap palang tumulong. Mahigit 20 years nang ginagawa ito ni Emma. Yung mga nakakaraang taon, barangay paid BHW, so yung aming pong allowance is nanggagaling sa barangay. Ngayon po ang honoraria is nanggagaling sa city. Mm-hmm. Nagsimula ako ma'am, more than 6 years din sa barangay. Hindi lang mga bata ang inaalagaan ng barangay health workers, pati rin ng mga senior citizen. Malaking responsibilidad kung tutuusin. Actually ma'am, marami na. Ang hindi ko na lang po nahawakan sa health center is yung mag-inject at saka yung mag-stethoscope. Oh, yung pang-doktor na talaga? Yes po. Okay, so as a barangay health worker, ano po ba yung training na pinagdaanan ninyo? Kung sa training, ma'am, napakarami. Mm-hmm. Unang-una na po yan, nakatutok ako on TB dots. Mm-hmm. Kasi parang yun yung nag-trigger sa akin na nakatanim sa isip ko na kailangan matutunan ko to. At saka, mas marami kang nalalaman, mas marami kang naibabahagi. Mm-hmm. Lalo lang sa barangayan, ma'am. Mm-hmm. So nakakapagbigay ka ng advice at pag may nakita kaming symptomatic, kami na po, or ako na po yung nag-a-advise din sa community na magpunta po ng center. Siyempre, malaking sacrifice po ito para sa inyo, no? Meron ako mga kaibigan na doktor. Ang madalas na napag-uusapan namin ay yung frustration, kumbaga kapag meron kang pasyente, ikaw, meron kang kapitbahay na sinubukan po ninyong tulungan, maging healthy. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan ng
ano po ba yung mga experiences or mga encounters ninyo na gano'n? Sa ganyan ma, marami. Actually, isang barangay kong hawak is barangay 79. Si patient kasi is MDR, TB DOTS. So, sa kagustuhan ko nga na nagumaling, so ako bilang barangay health worker, ako na yung mismong nagkukolekta ng sputum on the spot. So, ang sabi ng aming PIC nga, mag-guantes, mag-mask. So, para hindi naman din makasakit ng kalooban niya. So, ang ginagawa ko lang po is nagmamask ako, then walang gloves. On the spot po ako nagpapainom ng gamot. Pero, yun dun, hindi ko kinaya yun kasi bumigay din siya. So, wala po akong nagawa doon kasi kahit yung family, hindi nila na-encourage yun. May mga bagay din na nagpapataba ng puso ni Emma sa kanyang trabaho. Dito naman po sa barangay namin, actually talagang wala na siya, yung kumbaga pabigay na. Pero nag-promise ako doon sa kamag-anak na gagawin ko lahat na makapasok siya, maka-enroll siya ng TB DOTS. Yun po yung nagagamot ng sa PD ng 6 months. Na kumbaga ma'am, talagang totally inaayawan na ng hospital kasi wala nang ano eh, kumbaga parang wala na silang pag-asa. Pero ako po yung nakipag-coordinate dun sa kamag-anak, sabi ko na sige, tutulungan ko yan. Pero i-promise nyo po sa akin na once na naipasok ko po ng health center, itutuloy nyo po yung gamutan. So awa naman ang po ng Diyos, ayun, gagraduate na siya ngayon. Tapos sa ting makikita niya ako, laging nagte-text or nagcha-chat yung tiyahin na panay ang pasalamat. Ang sarap sa pakiramdam na meron kang taong natulungan. Sabi ni Emma, may mga hindi pa rin naniniwala sa ginagawa nila. Para sa akin, mga, mahirap na masarap. Mahirap, ba't ko nasabing mahirap? Kasi ang akala lang ng iba, kung barangay health worker, sabihin nila, ayaw namin bumalik ng health center kasi masusungit, suplada. Pero hindi po nila naiintindihan yung talagang nature ng trabaho po namin. Kami po bilang barangay health worker, para po kami mga teacher. Pero ma'am, parang napaka... Sa akin po, no, ngayon na nagkukwento kayo, parang napakalaking responsibilidad po na inaako ninyo nung doon pa lang sa sinabi ninyo na hindi ka naniniwala na may malnourished na bata na doon yun sa pagpapalaki or pag-aalaga ng magulang. Parang tin-take on nyo po yung responsibility na turuan din ng magulang. Yes po. Can we talk about yung struggle nyo po? Paano nyo po nabubuhat lahat yun? Siguro ma'am, una-una tiwala kay God. Mm-mm. Basta ang lagi kong dasal, Lord, akong bigyan mo ng lakas ng katawan. Mm-hmm. Bigyan mo ko ng mahabang pasensya kasi maraming nangangailangan ng aking paa at kamay. Mm-hmm. At lagi mong iingatan, pamilya ko. Yun lang naman lagi kong hinihiling ma'am. Para pag may kumato, mapagbubuksan ko. Kahit 10 oras ng gabi, pwede akong tawagin.
Ang health worker na tulad ni Emma, minsan hindi rin naliligtas sa sakit. Diabetic na po ako kasi nasa family history naman from lolo't lola, talagang genetics. Tapos at the same time ngayon, yung nagkaroon ako ng problema, eto nga siya, na-stress ako. Mm-hmm. Ayan siya. Pero para sa akin, wala yan, malayo sa bituka yan. Nagkaroon po ako ng thyroid. So hindi ko ini-stress yung sarili ko. Basta go lang ng go, trabaho lang trabaho. Pero inaalagaan? Yes po. May mga maintenance naman po akong iniinom. So yun po ay nanggagaling sa health center ng libre. Sa isang tingin, makikita mo ang pagiging matapang at matatag ni Emma. Pero sa likod pala nito, may mga dinadamdam din siya. Ayoko na sana sabihin, pwede ba tong ganito? Simple lang naman talaga yung pangarap ko. Marami akong problema pero hindi ko yan binoboys out. Katwiran ko, laban lang para sa mga anak ko. Ang mother ko po is kalalabas lang din ng hospital. Minsan iniisip ko, bakit ganun? Ang dami kong natutulungang tao. Pero pagdating sa akin, wala kayong naririnig. Ayokong iparinig. Dahil malakas ako, strong ako. Kaya ako libre, naninimbang ako. Ang nasa isip ko palagi, magmamasid lang ako sa'yo. Hindi ako kikibo. Pero kaya ko tong laban. Huwag lang tatapakan ng mga anak ko. Ayokong sana sabihin, pero ito na yung pagkakataon na parang pakiramdam ko sa sarili ko, baliwala ako sa pamilya. Na iniisip ko, masama ba akong anak, masama ba akong ate, na lahat ginawa ko pagdating sa pamilya ko. Kung pagsubok daw sa buhay ang pag-uusapan, marami nang napagdaanan si Emma. Naranasan kong tumira sa kalsada for 2 years, pero wala silang alam doon. Pero ito pa rin ako, kaya ako nabalik ng health center. Maraming struggle kung sa struggle, pero kaya ko to eh. Kaya nung nag-decide yung PIC namin na ibalik ako, doktora, sabi ko, babalik ako, pero alam niyo ang sitwasyon ng mother ko ngayon. Ang mother ko ngayon, ma'am, na supposed to be dapat iba-bypass, hindi ko na pinagawa kasi unang-una, yung recovery masyadong matagal. Nandiyang lumapit ako ng DSWD, lahat nila ginawa ko. Pero bandang huli, masama pa rin ako. Hindi ko halos lubos maisip kung paano kinakaya ni Emma ang mga pagsubok na hinaharap niya. Mula nang ma-stroke ang kanyang ina, naapektuhan ang memorya nito. Kahit na hindi ko dapat tiisin si nanay ang nangyayari, tinitiis ko. Pupunta lang ako ng bahay, paiinumin ko siya ng lamot. After noon, babalik ako sa trabaho. Pagdating na naman ng 5 o'clock, hanggang 7, tatambay ako, nay. Kasi hindi siya iinom ng gamot man pag hindi ako yung kaharap. Ayaw niya sa kapatid ko. Kaya kahit mahirap, kahit pagod ka, no choice ako eh. Kasi laging nakatanim sa isip nila, panganay ka eh. Sabi ko, okay lang. Pero ngayon man, tinitiis ko talaga. Sabi ko nga sa husband ko, bigyan mo ko ng malawak na pangunawa. Kasi ang lagi niya nang sinasabi, ano ba yan? Puro ikaw na lang. Talagang ganun. Mahal ko kayo, pamilya ko kayo. Ganun din yung mga kapatid ko. Pero yun, hindi nila yun. Hindi ako humihingi ng sukle o ng kapalit sa ginagawa ko magsisilbi sa kanila. Kaya lang, ma'am, yun yung nakatanim sa akin. Yung respeto sana. Kahit ate lang, ako na lang na ate. O hindi ako, yung mga anak ko na lang. Kasi ma'am, masakit. Masakit sa akin talaga. Lalo ang mga anak ko na pinagbibintangan. So parang sinasabi nyo na ang pinapakay ko sa mga anak ko ay galing sa nakaw. Kaya sabi ko sa kapatid ko, tuldukan nyo na natin to. Gusto nyo ng ganito? Sige, fine. Utal, malakas na loob nyo kasi mayroong kayong pera. Sa ating apat, ako yung wala. Pero okay lang. Darating pa rin yung time, ako pa rin ang tatawagin nyo. Yun nga, sinasabi ng mga tiyahe namin na napakabait ko lang. Hindi ako marunong talaga magtanim. Kasi palaging sinasabi ng anak kong panganay na, Mama, huwag mo idamay si nanay kasi ma'am, never kong naramdaman sa mother ko yun. Ayokong sabihin to, pero mabuti pa yung ibang tao.
pwede akong umiyak, pwede akong sumigaw, nasasabi ko lahat. Pero ang nanay ko, nung nagkaroon ako ng problema, mas kinampihan niya yung tatlong kapatid ko. Baliwala ako. Ang sakit, kasi pag mayroong problema, tawagin yung ate nyo. Eh, may dadali sa ospital. Eh, may namatay, tulungan mo to. Eh, ganito, gusto ikaw kasama. Sa kabila ng problema sa pamilya, nananatiling matatag ang pananalig sa Diyos ni Emma. Actually, nung nakaraan, last Friday, namumroblema na ako ng pambayad ko ng bahay. Ang sabi ko, Lord, nagbigay ka ng sign. Kung anong dapat, kung anong dapat kong gawin, kasi nai-stress na naman ako. Wala pa akong pambayad ng bahay ng ilaw. Binigyan niya ako, ma'am, pambayad ko ng bahay at ilaw. Hindi po. Tumaya ako na isip. So, tumaya ako. Kaya sabi ko, pagkakita ko nung number, thank you, Lord! Oh, wow. Yan po. Ganun na ang buhay. Diba? Uh-oh. Hindi nyo kaya yun. Kaya nga, sabi ng doktora namin, inaaway nyo si Emma, isang trabaho nyo, apat na trabaho nyo, kay Emma, isa lang isa yan. Lang. Hindi nyo kaya yan. Mm-hmm. Yeah, yun yung ano doon, ma. Mm-hmm. Ako si Emembay, isa akong lori. Isa lang si Emma sa daang-daang health workers na hindi masukat ang dedikasyon sa trabaho. At ngayong Women's Month, isa namin ipaabot ang pasasalamat sa mga lodi na katulad ni Emma. Happy Women's Month! Ako si Jenny Jones at sa susunod na episode ng Lodi, muli niyo po akong samahan sa pagkilala ng mga taong hindi man naman ng telebisyon ay matatawag pa rin mga lodi.